sa dalawang taon pa na ng pagkatiwala ng Panginoon. Patuloy na sila sa natili, Panginoon. We pray na as we go to our second year, sa church, we pray na kayo po ang malaga sa amin, especially magturo, bigyan ng mga pangailangan, especially Lord, yung aming gampanan, ang inyong kalooban dito sa lugar na ito, Lord. Preach your word, at kahit ano pa mga nangyari, Panginoon, at yung aming una, na gagawin. At hindi lang po sa Lord ng Diyos, but sa labas ko. So, pray na kayo po ng alaga, pala, Panginoon, at tawaran sa mga pagkulang, at samahan Lord sa aming mga sa tayo ng pagkulang na, Panginoon. Pray na kayo po ng Diyos lagi, Panginoon, po Diyos. Please, can we pray? Amen. Pagpunan po tayo lahat. Okay. So, minipala po tayo ng salita ng Diyos sa ating anniversary, no? Diba si Father Matthew Stucky. Kompleto yung preaching na, no? So, umpisahin niyo pa ang gano'n naman, eh. Dito, pray. And, dito, eh. Mahaba. Pinanood nyo ba sa YouTube? Kaya tayo. Mas maganda yung recording natin eh, kasi may yung tayong magandang mic. Double capacity. Gano'n lang na ganyan din. So maganda yun ang audio nyo. Ito ang ganda preaching. Ito. Ito ngayon yung version ko naman. Ano ba to? Simple lang. Kasi may mga emphasis na dapat tayong emphasize. Kaya ito yun. So, kalimutan ko nga sa universal, kailangan ng team. Ang tanong lang si Pasko dito, no? Sabi ko, oh, ang team nyo for this year. Hindi, wala akong ibang naisip kundi ito. Anong, bakit ba tayo andito? San Mateo? Bakit tayo nagsat ng church? Meron natin church doon. Diba? So, ay sa testimony ko, nahirapan pa ako kasi English, diba? No, Thursday. Salamat, narinig nyo yun. Sana alam nyo yun. So, kahit sa amin, sa mother church, lagi ba si Pasko dito, paulit-ulit. Kasi nga, hindi pwedeng makakalimutan natin bakit tayo nandito. Bakit tayo hindi lang tayo mag-gather, malaking church, no? Catholic na lang, or something. Kaya bakit tayo aalis dun? Kasi po may mga bagay na mas importante sa ibang bagay. So kahit mahirap dito, minsan siguro naawa ako, minsan naawa ako sa atin. Minsan, pag nangyayari, konti natin, masayang naman, effort, di ba? Pero sayang ba ang effort? Pag itong mga bata to lumaki sa preaching, kahit mismo kayo, mga malaki na kayo, pag naiintindihan nyo dapat natin gawin as a church, kaya sa inyo, individually, ito pala yung dapat kong gawin, lahat yung matakin natin ngayong araw, ngayong umaga. Pag naiintindihan mo, hindi sayang yun, dahil ikaw kahit isang individual ka lang, magkakaroon kayo ng anak, papalakiin yung mga anak nyo, ayon sa salita ng Diyos. Dahil narinig nyo yung salita ng Diyos. So hindi sayang yun, pero especially ngayon, minahanan sa YouTube yan, ewan, may nanonood. Diba? Pero alam mo yung style ng aso, minsan wala akong time eh. May mga style para dumami yung... But anyway, yun ang ipresent ngayon, amen? Ito yung ating message this year, ang ating team. Kung ano yung mandato ng first day natin dito, August 5, 2018, ganun na ganun pa rin. And that is this, to preach the word. Okay, so number one, nasa yung outline ko. So actually, hindi na lang outline, yun na rin yun eh. Masabi dyan sa 2, ano muna yung context dito? Okay? So si Paul, ito po yung pangalawa niya ng liham kay Timothy. Si Timothy ay yung batang pastor. At siya ay napaganda na medyo close siya kay Paul. At kaya na-record ko man yung mga conversation kay Timothy. Okay? So meron tayong 1 Timothy. So mas mahaba na konti yun, di ba? Pero itong 2 Timothy, ito yung parang farewell niya. Kung napansin niyo dyan sa labasa natin, di ba? Sabi dyan sa... bandang 6. Huh? Ano sabi dyan? For now, for I am now ready to be offered. So alam niya, pwede na siyang anytime mapatay. Mamatay. Ganyan minsan ang mga lingkod nun, just possession sa time nila. Ngayon, di nauso yung patayan. Ano uso ngayon? Ano ginagawa sa mga tunay na lingkod nun Diyos? Ano ginagawa? Ang sinin niyo to kasi kailangan natin malaman to. Ginagawa ngayon sa mga tunay na lingkod nun Diyos, hindi na pinapatay kasi pag pinatay mo yan, lalong ma... lalong sisikat yan. Kahit sa mga political activists, ganun yun. Kaya ginauso yun. Ang ginagawa nila ngayon, ano? Iba klaseng pagpatay na. Ano na? Mocking. Ha? Mocking. Mocking. Ginagaya nila. Hindi ginagaya. Pinang matindi is yung character assassination.
Okay, hindi ka niya papatayin, sisirain yung pangalan mo. Pag nasira ka na, alam mo yan, yung mensahe mo na napakaganda, napaka-importante, para sa mata ng maraming tao, wala na yun. At kaya isa sa mga nilalabanan din natin ngayon, tama sila mo sa sabi ng mocking, di ba? So sabi nung iba, gilagay, mga Hebrew roots na yan, mga kulto na yan, dumadami yung mga kulto. Pag dumami yung kulto, nauna sila sa ibang tao, nasabihin ng ibang tao, ano? Bala dati, pag gusto uwiin tayo dito, nagsawa na sila sa Jehovah's false witness, false witness. Ano nangyari? Ay, pare-pareho lang kayo eh. They give Christianity a bad name sa English, sa Tagalog, yun sa Sabino. Sinisira nila yung pangalan ni Kristo at ng Christianity. So, yun, pare-pareho lang kayo. So, kahit hindi tayo ganun, ganun na yung na-perceive nila. So, sira na tayo in some way. Again, ang katotohanan, napakalakas. So, kahit pag ginawa nila yun, may paraan pa rin yan. Pag naintindihan nila, nagkaroon tayo ng chance. At we have the wisdom from the Word of God. Okay, meron pa rin tayong entry dyan. So again, sa ibang tao, parang wala na. Kasi nga, tumigas na yung ulo. We just pray for them. Yung mga paimag-asa pa, we pray for them. Tsatsagay natin. Pero hindi natin ubus yung oras natin sa kanila. Okay? Let's be wise. So kaya tuloy-tuloy tayo. Mas maraming kaluluwa maligtas. Mas maganda. Okay? So introduction pa lang yun. Sabi dito sa introduction again. Para maintindihan natin. Sabi dito, preach the word. So kanina yung sabi ko, yung prophecy. Ano pinag-aiba ngayon ng prophecy? Prophesying sa preaching. So parang pareho yan eh. Nabanggit ko last time nyo. Sa gifts of the Holy Spirit, yung prophecy, even in the Old Testament times, meron ng prophecy. Ano yung prophecy? So bukod sa foretelling, ang sinasabing inuhulaan mo, yung sinasabi mo yung mangyayari in the future, that is foretelling, F-O-R-E. Telling. Yung isa dyan is foretelling na tinatawag. F-O-R-T-H. It's telling. Sabihin nun, preaching. Ganun yun. Ito yung wisdom ng salita ng Diyos, kaya even mga babae sa Old and New Testament nag-preach, nag-prophesy sa labas. At minsan sa loob, pero hindi learning time, hindi instruction sa mga sa buong church o yung pagkakaiba doon. Pero kayo, pwede kayo mag-prophesy. Ay sabihin nyo, pag mayroon kayong words of wisdom, kung nalang dito, minsan, nagtatanong ako sa inyo. Huwag kayong basta-basta na lang na sagot na bagay, alam nyo na yun, di ba? Hindi ko lang kayo pinapaya, pero hindi tayo tulad sa labas ng mga kulto na to na kaya nag-a-abound yung kasalanan sa kanila tsaka yung walang kabuluhan kasi na-tolerate nila eh. Kasi yung mismong pastor hindi rin alam eh. Basta ako ngayon, welcome natin lahat. Pag may sinabi siya, amen, kahit hindi tama. Ayun, hindi ganun. So sa atin, hindi natin tinotolerate dito yun. Kaya kayo, alam nyo rin na dapat gawin. Talagang pag nag-speak kayo, hindi man dito, or kung tinatanong kayo, or kahit nag-fellowship tayo, for example, ang daming pagkakataon, napansin nyo ba ako alas ko nagsalita? Kasi ganun talaga ako, normal sa akin yun. Dito lang, kasi nga, kailangan eh. Diba? So, sino magkasalita pag may fellowship? Diba? Ito-tolerate ba natin yung kung sino lang dyan? Na, yun na, may sinabi siya. Kasi nakikinig at nakikinig ka pa rin ang church. Yung fellowship mo. So, anong lalabas dapat sa bibig mo? Dapat, prophesy sa sabi sa sabihin sa salita ng Diyos, don't let corrupt communication proceed out of thy mouth. So lahat ng lalabas dapat sa bibig mo, ito'y nakaka-edify, ito'y nakaka-build up, nakaka-dagdag spiritually, positively. Eh di ba nisang, ba't nagsasalita ka ng isang mga masamang salita like loko-loko, o iba yun. Pag tamang context, allowed yun. Okay? Hindi lang paninira. Hindi descriptive of what the Bible say. Kaya sa Bible, merong fool, merong sinabi dyan, pinangalanan niya yung mga antichrist. May sinabi na ba ang antichrist dito? Sa church, wala. Okay. So ano pinag-aaral ng preaching? Sa prophecy, magkapareho halos yan, pero bukod sa spelling. Pag preaching, sinurvey ko po yan sa Bible, ang napansin ko is yung prophesy. Again, hindi yung foretelling, yung words of wisdom. Kung sinabing prophesy, more, pwede yung babae, lalaki, okay? At kadamihan, lalaki, kadamihan dyan talaga spiritual. Talaga yung spiritual. Okay? And ganun din yung preaching, eh, di ba? Kasi nga, sa panahon natin ngayon, halo na yan, yung ginagawa ko ngayon, halo na to, may preaching, may prophesy,
Ang prophecy, ano pa, may teaching din. Okay? Sa introduction, madalas teaching. Pagpunusin niyo yung mga basic. Okay, kanina, mayroon tayong teaching. Pero yung preaching ngayon, di pag-aaral natin, ang pagkakaiba niya is, nilagay ko dito, proclaim, declare, or advocate. Yun yung alam ko na medyo pagkakaiba sa prophecy. So, ginagawa rin niya sa prophecy, proclaim, declare, pero mas focus yan sa preaching. Okay? Kasi yung preaching, declare. Okay? So, minsan ako, sa ayaw ko sa lahat, yung paulit-ulit. Ayaw ko na ako, yung iba paulit-ulit, yung ibang tao paulit-ulit sa akin. Pero kailangan ba yun? Ah, sabi ni Stephen, pag gano'n, yung anak ko, ulit-ulit naman si nanay. Importanting malaman nyo yun. Kaya kahit kami, ayaw namin paulit-ulit. Kaso pag yun ang kailangan nyo, yun ang marinig nyo. Amen? So, ganun din sa church, ganun din sa labas. Diba? So, pag malabas kayo ngayon, pag gusto ko winning tayo, eto na naman. Diba? Parang scripted na eh. Pero hindi rin. Sabi ni Stephen, parang minsan, ano eh, hindi iba kayo eh. Kaya sabi niya, ang hirap naman. So, scripted yung basic natin, pero yung iba, hindi. Tsaka yung script na, hindi basta-basta script yun. Inaaral natin yun. So, medyo illustration muna tayo sa outside of the church, ha? Alam niyo ba yung, kahit sa mga pelikula, yung mga scriptwriter, napaka-importante nun. Okay? Hindi natin yung na-advocate dyan ng usko. Medyo lang. Makapis, matuto lang tayo. Napansin niyo ba yung mga pelikula daw na hindi well-written yung script? Okay? Pag well-written yan, kinonsider mo yung buong kwento, yung character mismo ng tao. Bakit ganyan magsalita yan? Di ba ganito ang character niyan? Hindi pwede yung gano'n. So, inaaral nila yun. Lalo naman sa atin din. Kasi pag lumabas tayo dyan, time constraint yan. Dapat sa mga mabilis na paraan, tamang paraan, ma-deliver mo yung gospel para nga magkaroon sila ng pagkakataon, matanggapin o itanggi. O pwede yung tanggi. At least, meron sila itatanggi. Kasi naintindihan nila at ayaw nila yun. Ang problema sa ibang mag-preach, parang ano, ang sabi sa English, vague. Ano yung sa Tagalog yung malabo. Ano ba nila, ano't yung aban dito? Wala lang, gusto ko lang makipag-uusap sa inyo, ha? Diba, ganun eh. Lalo na yung iba, ngayon, nauso yung sabi ng iba, lifestyle evangelism. Okay naman yun, basta pag hindi yun ang primary method of evangelism natin. Ngayon, makita yung pagkakaiba. So kaya yung ating script, yung ating programa sa soul winning, paulit-ulit yan. Okay? Hindi tayo dapat magsawa. Kasi napaka-importante niya. Kaya sinasabi lang dito, pag sinabing preach, ay ito yung paulit-ulit talaga. At i-declare natin yan sa pulpit and then sa labas. So napansin niyo yung sabi both ni, ano no, mother and ano natin, Pastor Lee at Pastor Ray, inami nila, ganun din itong si Divine, si Pastor Noel. Sabi niya, ano, nagkulang kami dyan sa ano eh, sa soul winning. So, at least sinamin. So, pero maling-mali yun. Sa isang church na parang magkulang soul winning, dahil ano, anong iniisip mo nun? Dahil anong pakinabang dyan? Patay ka na. Ang magbibuild ng church, hindi ikaw ang Panginoon. So, gawin mo lang yung dapat mong gawin, and then let the Lord do His work. Amen? Amen. So, we must preach. At kaya iba nga, minsan nagkakaiba na. Pag hindi mo bumalik sa Bible, hindi mo alam yung preaching. Kaya akala mo, pag preaching, ito lang. So hindi, pag lumabas tayo, preaching yun. Yun nga ang madalas sinasabi, preach the word. At sa labas, sabi doon, go ye into all the world. Yun yun, sa labas, hindi dito sa loob. Okay, sa loob, meron din, pero iba ang focus natin. Ang focus natin dito, discipleship, matuto yung mga ligtas na, anong dapat nilang gawin, paano nilang gagawin yun. Pero doon, hindi pa natin sa totoo paano maglingkod sa Diyos. Hindi pa ka sila ligtas eh. Hindi applicable sa kanila yung paglilingkod. Okay? So, preach. So, ano pa? Eh, paano kung nakakasawa na? Ayun, punta pa lang tayo nung mamaya. Hindi, nag-asawa na ibang tao eh. Ako mismo nag-asawa na ako paulit-ulit. Si Cristo namatay, pangasakasalanan mo. Eh, tingnan mo kung ano yung kailangan ng ibang tao. Kaya tayo, minsan, pinag-customize natin eh. Pag yung isang tao, alam niya na, namatay si Jesus, mga Pilipino, alam niya yan eh. So, ano gagawin natin yun? So, ako, pinofocus ko dun sa talagang maintindihan niya. Para saan nga ba yun? Hindi yung kasi, again, yung parang kanina sa giving the child a bad name. So, gagawin nila, i-saturate na tayo ng
ng may katotohanan pero may sisingit yung kasinungalingan. So pag nasanay na sila, alam ko na si Kristo nang matay, alam ko si Kristo ay Diyos, alam ko na mabuti siya, kayo masama, alam na nila yan eh. So ano na lang yung dapat nating gawin? So depende na yan. Tayo, nasa Pilipinas tayo, alam natin kung anong Catholic, di ba? Christian dito, Catholic. So dapat alamin mo yun. Kaya parang malaman mo yung alam nila, yung di nila alam, yung kailangan nila, di nila kailangan. Alam natin yun. So when we preach, ano yun? On target yun. Alam natin exactly yung ginagawa natin, hindi tayo. Kaya proclaim. Magsinabi proclaim, ipoklama, dahil alam mong katotohanan yan, hindi ka nahihiya, hindi ka nag-asawa, importante yan, alam mo yung importance sa buhay nila, sa buhay natin, but especially sa kanila. No? Pag hindi nila naintindihan, hindi sila maliligtas. Gano'n kaya lagay yun? Pupunta sila sa impyerno lang naman, di ba? Gano'n? Sobrang halaga nun. Kaya, kung umiiyak ka pa dyan ng bifis, maintindihan kita. Pero huwag naman, kasi nga, hindi ka na maintindihan. So, ibig sabihin, yung mga lumuluha tayo sa puso natin. Gano'n yung pag-unawa natin daw sa preaching of the Word of God. Pag lumalabas tayo. Gano'n din sa loob. Okay, napansin nyo ba na tayo, ako, kahit nyo ba ako dito, okay, minsan, di ba, parang relax-relax lang kasi nga, tayo-tayo lang eh. Pero minsan, may mga times na sumisigaw pa ako, nakamike na ako, atawin ko pa to, di ba? Kasi bukod sa iba, minsan, di naiinig. Minsan, yung emphasis ng salita ng Diyos, minsan, di natin makuha. Okay, kaya minsan, gumagamit pa yung station. Minsan nga, kulang na ako dun eh. Okay, next time. Okay? So, declare. Ibig sabihin, ito yan. Ito ang totoo. Ito yan. Ang sinabing advocate, ipupush mo. Okay? Hindi ka basta may preaching kayo, may preaching din ako. Okay. Appear tayo. Appear. Isa, aalamin mo pa yung mali sa kanila. Hindi para magbida. Pero para yung mga nakakarinig at ikaw mismo, hindi ka later madi-discourage kasi pare-pareho lang tayo ng nakakarinig. Wala tayong kinagkaiba. So, hindi na tayo, hindi natin pagbubutihan to. Parang walang sense of urgency na kasi pare-pareho lang tayo. Hindi ganun. Ngayon, kung ganun talaga, hindi ako naniniwalang ganun. Sa panahon natin at sa panahon na darating, hindi ganun. Yung sabi sa Bible, sa binabasa natin din, pinili sa 3. Medyo na ano tayo. Sige, doon na tayo sa... Yeah, amen, sorry. So yun yung preaching, ha? Yun yung preach. Yung sabihin, yung preach! Preach. Hindi ano, hindi... Magkwento ka lang, ha? Hindi mag-speak ka lang, speak. Mas uso ko yun, eh. May talk ako, may talk. Pakinggan niyo aking talk. Bakit gano'n sila kahina? Napansin niyo ba yan? Kaya itong mga fellowship na yan, hindi sila ka-strong sa preaching, sa salita ng Diyos. Kasi nga, hindi ganun kabigat sa kanila yon. Yun ang totoo. Mga ano yan eh, mga pakit lang yan. Hindi ganun kabigat sa kanila to. Napatunayan natin yun sa lahat na nakilala natin. They treat the word of God. Okay lang yun, basta. Ano, love, God is love. Ang impyerno is impyerno. Bakit pag-usapan yun? Ano ba parang impyerno? Heck, what the heck? Sabi yun. Ginagawang malamig ang impyerno, sabi ng ibang preacher. Pag nagsalita ka sa impyerno, diniscribe mo parang ang lamig. Kaya minsan, di takot yung tao. Okay? Kaya preach! Siguro, kung magiging preacher ka, aralin mo muna ng gusto. Okay? Siguraduhin mo yung conviction mo dyan, malalim. Kasi nga, alam mo, totoo. Pwede mong isigaw. Pwede mong ipangaral. Hindi ka mahihiya. Dahil katotohanan niya. Totoo! At ang totoo, isang mga properties ng totoo, nakakasilaw yan, masakit. At yung kamalian, kabuloktutan, masakit niya sa kanila. Yun ang preach. Sabi sa Bible, strike with the hand. Sabi mo, ba't kayo nahataw mo ang ingay naman? Kaya din ganyan ka pa. Diba? Minsan, gano'n na start. Pero yung sinasabi sa Bible, hindi siya nagpapapansin, kulang sa pansin, no? Kasi nga ito na, isa sa mga bagay na intindihan mo nung ako'y nagtagal sa Baptist Church. Alam, sobra na, basta nakamay ka na, sigaw ka pa eh.
Pero naiintindihan ko yung time na yun, siyempre young people pa ako, may mga bagay na napakatigas pala ng puso ng tao. And isang, kailangan emphasize. Kailangan pang i-push. Yun ang preach. Para natutulungan itong mga batang to, dapat kaya si pastor mag-ganyan agitated siya mag-implicate. Kasi nga, may mga bagay na hindi ka naiintindihan, hindi mo kayang intindi lang sa mere words. Uy, nagsalita siya, nag-talk siya, Hindi! Kulang. Hindi yung preaching, ibang talk, ibang speaking, ibang preaching of the Word of God. Amen? Yes. So ganun yung sana maintindihan, masanay na tayo sa baptist, ganyan. Pero ngayon, yung ibang baptist niya, bumabalik. Kasi nasasabihan na, ingay mo naman. Ayaw nga, ba't nga ba ako maingay? Sorry. Hindi tayo ganun. Amen? Amen. So, I preach the Word with all authority. Sabi ko si Jesus, ang sabi sa kanya, makakaiba itong taong ito. Pag nag-preach, hindi siya katulad ng mga scribes na matatalino din, alam din nila yung law. Pero si Jesus, pag nag-preach with authority, kasi alam niya yung katotohanan niya. So yun yung gusto natin ano, sa ating first point. Okay? Hindi tayo dito nagbibida lang. Amen? Yeah. Nabanggit dito rin yung pastor dito na alam ko, si Ace, kala ko, tapos tahimik ka. Kaya nagsasalita yun. Kasi wala akong ano, wala akong si Peter, mahihayin sa magkakapatid. Kumbaga wala yung inclination mo na marinig ka na ibang tao. Kasi naiintindihan ko, meron kang karapatan, meron din ako, pero hindi ko kailangan alam na i-push itong gusto ko sabihin. Pero nung naiintindihan ko na, ngayon ha, nung time natin na marami nang nag-aaral ng kasinungalingan, especially, at yung iba naman may katotohanan, may kasama kasinungalingan, yung iba naman kulang. Okay? Sinasabi mo yung totoo, pinaniwalaan mo yung totoo, pero hindi mo dinideclare. Hindi yung push, kulang. Kaya especially sa mga badingan na yan, di ba? Hayaan natin sila, tao din sila. Pag binasa mo yung Bible, ano sabi doon? Pinatay sila, sabi sa Bible, galit ng Diyos sa kanila, at sabi ng Diyos sa kanila, iba klase yung parusa sa kanila. Hindi, patayin lang sila, palo. Hindi. Anong ginawa ng Diyos Sodom and Gomorrah? Ha? Wala pa yun. Yung revelation later pa yun eh. Pero sa kanila, inuubos na nila. Ginawa na sa kanila yung gagawin sa, dun lang sa kanila, sa five cities na yun. Sodom, Gomorrah, and another three. Nauna na yung judgment. Naalala ko din sa Peter, sabi dun, their judgment slumbered not. Parang ayun, hindi na makapaghintay. Ha? Sobrang kababuyan yung ginagawa nila. Alam niyo, sexuality ng tao, sacred yan. Tapos bababuyin nila. Okay? Kaya hindi tayo natutuwa dyan, hindi natin na bibigyan ng kahit konting uwang yan. Amen? Amen. So yun ang preaching, yun ang pagkakaiba ng preaching. Yung talagang pinopoint mo yung mali, okay? At hindi mo lang pinopoint, alam, dinidikdik mo pa. Okay? Kung masanay na kayo sa baptist, ngayon na actually, ngayon nga lang ako magbanat eh, di ba? Second year natin. Okay, so, pangalawa po, hindi lang tayo mag-preach na kung ano-ano. Okay? Kung meron tayong ipupush, kaya tayo sinabi yung i-preaching yan, bakit natin bibigyan the end, bakit ito katotohanan, sabi kasi dyan, preach the word. Salita ng Diyos yan, bakit kaya kailangan confident ka dyan? Tama to kahit anong mangyari. Hindi na uso ngayon yung mga badiyo yung tinatanggap na. No, sinabi ng Diyos, galit ng Diyos sa bakla, okay? Amen. Dalawa lang, lalaki, babae, wala na. Malinaw yun, ikakasal, babae, lalaki. Kahit pa mahirap, mayaman, anong taga-Africa man yan, taga-Thailand, marami, wala, basta lalaki, babae, tapos ang usapan. Amen. Okay? So ano pa yung mga controversy ngayon? Okay? Sa kaligtasan, especially. Ba't sinasabi mga kulto yung mga yan? Eh, kasi yun na sinabi sa Bible. Sabi yan, if any man preach another gospel, let him be accursed. Yun ang sinabi ni Paul sa Galatians. So salita ng Diyos yun, nasa Bible yun. Kaya pag sinabi ko ito, mga kulto to, okay, ano yun? Salita na, hindi, galit ka eh. Alam mo, hate preacher ka. Ganun sila ngayon, magaling mag-label. At pag na-label ka na, itong mga hindi nagbabasa ng salita ng Diyos kayo, ano nga sabihin nila? Yung mga, hate preacher nga. Eh, kaso yung sabi sa Bible. So,
ang in-emphasize nila feelings. Pag na-offend yung feeling mo, tama sila. Naka-offend ka, mali yun. Kaya lagi sinasabi, si Jesus mismo, ang Panginoong Jesus, pinakabanal, walang kasalanan, nagalit ba siya? Yes. Ilang beses siya nagalit? Sobrang galit niya, no? Alala niyo ba yung pelikula nung natawa ako dun eh. Kasi nga, ngayon, mulang pelikula, alam ko, Catholic yun, kasi sabi dun, Peter, you are the cat. Diba, nabagin ko, Catholic to. Ayun, ang ginawa dun sa, ano yung sinabi na nagalit si Jesus, di ba? Ilan lang naman yan eh. Bukod sa mga hypocrites, di ba, sa Matthew 23 naman, galit siya dun. Sumisigaw din siya, galit din siya dun. Pero yung sa temple, talagang galit siya dun. So, ano ginawa niya? Sabi naman, hindi, ano lang yung burst of ano lang yun. Hindi po siya burst yun. So, nag-prepare pa siya nung, di ba, gumagawa siya ng panghataw eh. So, yung sabihin nung hinandaan niya sa sarili niya, hatawin ko itong mga ito kasi galit na galit ang Panginoon. At sabi doon, yun nga, sinabi sa pelikula, sabi niya, ginano lang yung ano, yung table, table ba tayo dito? Sabi doon sa pelikula, the greatest story ever told, yun nga, ano, pelik, yung table, sabi pa naman ng Jesus, yung verse nila ng Jesus nila, sabi nila. Don't do this! Ganun lang eh. So mga masira ito eh. Pag sinabing overflow, ganun, ganun, at eh, hinataw niya pa. Kasi pamalo natin. Ang hirap. Ang hirap. So pag ikaw pa mga hataw ka ng tao, hindi ka galit. So ito sa sabi ko nga kay nanay, siyempre kahit gano'n ka cute, ka lovable itong mga anak namin, di ba? Ang cute eh. Parang di mo, pag sa sarili mo lang, di ba, sa panahon natin, di mo kayong paluin eh. Sabihan mo lang, Stephen, di mo na gagawin yan. Bad yan, bad. Hindi pwede, sabi sa Bible, thou shalt beat him with a rod. Ha? Kaya kung pinapakita namin, sa mga anak namin, pag galit kami, mali yung ginawa nila, galit kami. Nasa mukha mo yun, nasa lakas ng hataw mo yun. Pinapakita mo, galit ka. Para yung anak mo, hindi ka tatawanan, di ba? Ay, galit siya. Ito yung puwet ko, oh. Mga asar eh. Ngayon, hindi nila ginagawa yun. Kasi, masakit eh. Okay, so, punta na punta doon. Kasi pag salita ng Diyos, galit, galit. Galit din ang preacher, okay? Galit ang magulang. Galit, galit tayo kahit sa Facebook na pag galit tayo pag ginagawa na tayong tanga nito mga to. Sabihin na, judge na. Ito, huminto na doon. Hindi, tuloy mo yun. Judge na that ye be not judged. For what judgment you judge, you shall be judged. Okay, tama ba yun? And what measure you meet, it shall be measured to you again. Isabihin lang yung standard mo dapat, tama. Pag standard mo mali, hindi mali ka din. Susukating ka doon sa sinasabi mo. Kaya tayo, alam nyo yan. Sa amin sa office, ganun. Kapansin mo yung iba pag dumidiscarte ng mailalim. Nag-email ka, pakisabit yung email. Tatawagan ka. Oo, ganito yan ha. Sige, paki-email mo sa akin para naka-record. Ganun din tayo. Isang ganun ang labanan eh, di ba? Entendin mo yan, the word of God. So hindi ka mahihiya. Ito yung kataga na sana makita nyo dito sa second point. Don't apologize for the word of God. Okay? Huwag kang mag-sorry. Sorry mga bangla. Sorry ha, sorry. Ito kasi sinabi ng Bible eh. Sorry mga kulto, sorry ha. Mag-sorry ka ba doon? Parang nag-sorry ka pag mali ka, di ba? Nag-sorry ka pag mali ka, basically, di ba? Kasi mali ka eh. And just nagkakamali ba? Hindi. So please don't. Ano makuha na natin yung mga kapatid? Ngayon, ayoko na yung makipag-away kayo ng away laki. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na ganun eh. Madalas ay hindi, ang dapat sa ating ituro yung talagang lumaban. Amen? Lalo na yung mga lalaki. So, pangatlo, tapusin na natin to. So, naiintindihan natin pag-preach, ay proclaim, sabihin active. Sabihin talagang ipupush mo yung agenda mo kasi tama. I-preach. You preach it loud. You preach it clear. No, not uncertain terms. Ano yung sabihin nyo? Ano sinabi niya kanina? Medyo, ano yun, parang
Na, pag lumabas kayo dito, hindi nyo sigurado yung posisyon ng pastor. Ano yung pastor? Double tongue yun. No? Kampi siya dito, tsaka kampi siya dito. Ano ba talaga? Ganun yung mga pulito, napansin nyo ba? Ganun, hindi mo alam kung ano talaga posisyon niya eh. So may mga ginagamit silang words na pumapansin nyo rin, ginagamit ng iba-iba rin. Pag ah, okay yung salitang ginamit niya, parang hindi siya against, pero against daw siya. Parang ganun. Tama? So hindi tayo ganun. You preach. At as pangalawa, the word of God. So kaya hindi ka mahihiya, inalam mo yung sinabi ng Diyos, saka mo preach. Okay? So hindi ka mag-apologize for that. Dapat alam mong ganun talaga. Yun yung prerequisite nung bago may preach, alam, intindihin mo na. Okay? So, ang pangatlo, ito na yung medyo focus natin kanina. Sabi dito, in season, out of season. Sabi dyan, teach the word be instant in season. Pag sinabi instant, agad-agad. At hindi yung magpe-prepare muna ako. Gawin mo yun pag hindi ka papasto. Magpasto ka na, prepare ka na dapat. Okay? Be instant in season. Ano yung in season? Anong in season ngayon? Na mangga? Ah, okay. Na putas. Parang abukado ata eh. Sarap yun. Nalulutong tuloy ako. Meron na sa SM. Meron na sa SM, diba? Kung ano yung nagmumula, diba? Kasi usong-uso yan. In season. Kaya mayroong flavor na 4 season. Ano yung sabihin nun? Pinagsama na lahat. Okay? So, tanong ko sa inyo, bakit ang isang prutas pag in season, mahal? Ah, mura. Kasi nag-i-bound eh, diba? Uso. Pag-scar siya, mahal. Kasi ibig sabihin, kung gusto mo talaga ng abukado ng hindi naman uso, hindi naman napapanahon, bayad ka ng malaki kasi gusto mo yan for whatever reason. Eh kami, medyo mahirap mag-gather niya kasi konti lang yung prutas. Diba? Law of supply and demand. Ngayon, alam niyo ba sa preaching, ganun na ganun din? Sa preaching, kumalali sa Old Testament, yung si Josiah ay naging hari, pambihira wala silang Bible, Israel sila, nation of Israel, wala silang Bible. Ano nangyari? Kaya sobrang kapabayaan ng mga nakaraang generation, di ba? Mabasahin niyo yun, and the king, Manasseh, and king, yung mga evil king. Ano nang alala niyo? Jehoshaphat. Okay, actually si Jehoshaphat matino nung una, later nag-compromise. Siyempre, Jeroboam, Rehoboam. Evil than evil in the sight of the Lord. So, isa sa mga epekto nun, yung Bible, binali, wala na. So, ganun na ganun din sa atin ngayon. So, nagiging out of season yung salita ng Diyos. So, sa panahon natin ngayon, in season ba ang Bible? So, parang oo, oh, eh, kasi sabi nila, best-selling daw ito. Kaso nga, minsan, pinakakalang lang ng kung ano. Uy, parang umuugal, ikalam mo nga yung Bible dito. Kasi hindi binabasa eh. Hindi pinag-aaralan. At kung pinag-aaralan man, naka-focus dun heavily sa mga sa love of God. Puro love of God. Okay naman yung love of God. Kailangan yun. Kaso, paano yung ano, katulad sabi ni Brother Stake, diba? Ito yung teaching niya eh. Sabi niya, reprove, rebuke, exhort. So, dalawa doon negative, yung isang positive. So, kasi nga, parang mga bata, kami lagi nilang pinapalo kasi yung kailangan mo. So, yung pagtuturo, kasama yun, pero yung pagpapalo, kasama rin mo. At depende sa reaction mo, depende sa iyong style, kung maayos yung bata, hindi ka lagi mapaluin. Pero kung kailangan mo ng palo, yun ang marilisin mo. Okay? So, spiritually, ganun tayo. So, imagine sa Pilipinas, Christian nation daw, maniniwala ba kayo doon? Depende ko nung definition mo as Christian. Kung sinabi ang definition ko, masyadong mababaw, ah, basta may Christ at may Bible, Christian na. Kung ganun ang definition mo, talaga Christian nation ng Pilipinas. Pero kung strict at totoo talaga, ano ang pinakiputan sa bagay ng tao? Salvation. Kung hindi ligtas yan, hindi yung Kristiyano. Diba? So pag nag-solve tayo, ilang titin na ligtas? Ilang percent, pag nakausap mo, 10 dito sa Pilipinas, San Mateo, ilan yung ligtas? Halos wala, di ba? Minsan, tatlong linggo, apat na linggo, limang linggo, sakala tayo makaka-encounter ng talagang ligtas din. So, last week, di ba? Pero ang tagal na wala kang
kaligtasan. Oh, alam ko may importante yan, pero hindi ako ligtas, pa. Ano ginagawa ng Christian nation ko, no? Hindi pinapakalan ng katotohanan. Therefore, joke time yun. So, sinasabi ko lang dito, out of season ngayon ang toong kaligtasan sa Pilipinas. Kahit pa tayo po nga ng Christian nation, out of season siya. So, ganun din yan sa baklaan, ano pa. Dati takot yung mga yan, eh. Ngayon, bakit sila lumalantad? Kasi ang suporta nila nasa US, ang lalakas na ng loob. Kasi yung media, karamihan doon, bading na. Yung congressman, bading na. So yung suporta nila, kaya sila matapang. Kahit mali, konti lang sila, ito tayo naman, mga naloko na rin tayo, mga Kristiyano, kahit mga Baptist. Hindi, ano mo lang yan, pag-try mo lang. Yung mga patol sa kapwa niya lalaki, sabi siya, Leviticus 20:30 naman. He that lieth with mankind, as he also lieth with woman, shall be put to death. Pinapatay yun. Sabi doon, his blood shall be upon him. Yung sabi nun, huwag kayo maawa. No? Siyang gumawa ng sarili niya. Basically, yun yung interpretation nun. Pag his blood be upon him. So, madaming, sa maraming bagay yan na in-apply ng Bible. Kunwari, yung si, naalala niya si Binaya, pinatay niya si Joab. Ano sabi ni Solomon? Sabi niya, umalis ka dyan. Kasi pumapit dun sa ano eh. So, normally, walang, dapat hindi papatay sa altar. Eh, kaso ayaw bumitaw, sige, patayin mo na. Fall upon him. His blood be on him. Parang ganun. Madalas siya sinabi sa Bible. Pag sinabi niya, his blood be upon you, yung sinabi ng mga Hudyo, his blood be upon us, kami ang sisihin. Parang ganun. Ang curse, kung may curse siya, sa amin na yan. So, ganun yun. Huwag tayong maawa doon. Pag naawa ka doon, doon ka hindi naawa sa mga inosente ngayon. Patulad nga nung, kahit yung mga dating kilala ko na hindi bumabanat sa Facebook, bumabanat na rin. Kasi naintindihan nila kung hindi yata, mga loko-loko to. Binuhin mo yung transgender pa yung kinonsider na nila, yung mga tunay na babae, hindi nila kinonsider. Eh, galit na galit, babae o lalaki, kahit anong religion, galit eh. Naintindihan nyo yun? So ngayon, yun ang uso. So sa atin ngayon, paano tayo, hindi uso, yung positive, hindi uso. Kamiyan ng Baptist plate. Ano pa, yung replacement theology. Yung mga Hudyo daw, sila pa rin ang chosen people ngayon. Sabi sa Bible, hindi na. Ano gagawin mo? Hindi, papakiramdaman ko muna itong mga daw kung saan sila naniniwala. Hindi uso yan ba di? Huwag mo i-preach. Hindi pwede. Men, hindi yun ang sinasabi sa atin. Salita ng Diyos. Sabi ko, be instant in season. Uso man o hindi uso, preach mo lang. Isusubutan yung una natin, preaching the Word of God. Word of God yan, nalalaos ba yan? Hindi, matagal na yan eh. Sabi nila yung mga babae sa bahay lang, naku, hindi na uso ngayon yan. Sabi dito sa Bible, keepers ako, hindi na uso yan. Sa panahon natin ngayon, iba na. Hindi, hindi nalalaos ang salita ng Diyos. Amen? Sino ang isa sa mga dapat na maintindihan? Hindi nalalaos. Kaya sinasabi dito, specifically, plainly sinabi sa dito, instant and out of season. Actually, basically, wala out of season sa Bible. Sinasabi lang niya dito kasi nga yung ibang tao, ganun ang reasoning. Ay, hindi na uso yan. Ay, yung part na yan, okay, yung part na to, hindi. Eh, sabi, Word of God to eh. So, kung meron ng hindi uso dito, dito Word of God, nalalaos. Hindi, doon lang tayo sa New Testament. Sa Old Testament, parang laging galit ang Diyos eh. Eh, nabasa mo sa New Testament, Revelation. Galit na galit pa rin ang Diyos. Amen? Amen. So, walang pinagkaiba ang Old New Testament. Ang pagkaiba lang, yung isa Old, yung covenant doon, ang bida doon, di ba, Israelites? Hindi sila napagkatiwalaan. Anong gagawin ng Diyos? Bahala ka. Ano. Para sa mga nagkapabaho daw, pag nag-do naman, di ba? Inababayaan naman. Inababayaan nila eh. Hindi mo ko pwede tanggalin. Iba pa lang ang Diyos, di ba? Tinanggal sila. Okay? So, anong gabi natin ngayon? So, as individuals and as a church, gawin natin to, amen? Preach the word, be instant in season, out of season. So, bakit? Actually, hindi ko pa nga nilatag yung iba dyan. May mga dahilan na sinabi dyan. Dahil titigas ang puso ng ibang tao, okay? Ganun din yung iba, magiging reprobate yung iba. Pag nauna yung mga kulto sa kanila, ang hirap nang iwin. Pag nasanay na sila, sinabi, Kristiyano kayo, anak kayo ng Diyos lahat, lahat ng tao, anak ng Diyos, lahat ng tao, anak ng Diyos, lahat ng tao, anak ng Diyos, lahat ng tao. Eh bakit pa ako makikinig kung kanino, lahat pala tayo, anak ng Diyos.
Eh kasi tumalingan pala yun. So kaya ngayon, pag nag-preach tayo, matalim. No? Right to the point. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Actually, yung iba nga anak ng demonyo. Yung iba, wala nang pag-asa. Hindi, parang ito. Hindi, pag-pray lang natin. Hindi. Dapat alam natin yung mga pwede pang pagtsaga, dapat pagtsaga, especially mga bata. Kayo yung madaling maligtas. Huwag yung patigasin yung puso niyo. Amen? Pwede yan. Tingnan nyo. Dati, ganyan din ako kalaki. Ngayon, ganito na ako kalaki. Di ba? Handa na ako. So, pupunta ka din dito sa kalagayan na to. Anong gagawin mo? Paghahanda mo yung pagiging bata mo, yung pagtanda mo. Yung pagtanda mo, kasi doon ka pupunta lahat eh. Yan, lahat tayo tatanda. Ano daw, saan mo ini-invest yung ano mo? Time mo, yung oras mo, yung kalakasan mo, yung pera mo. Saan mo ini-invest dapat? Sa mga bagay na susunugin lang. Ganun ba yun? Kaya wawaldasin lang nung usino. Diba? Yung iba ganun eh. Nag-i-invest sa anong stock yan. Bandang uli. Ay, bumagsak yung kumpanya. Hindi mo kontrolado yun. Hindi, dapat pinag-aaralan yan eh. Para hindi rin. Hindi mo nga kontrolado yun eh. Pag nagloko yung CEO doon, hindi mo alam yun. Kapag hindi na uso ang computer, gumari. Hindi, virtual pa yun eh. Pero, hindi na uso doon yung driver ng kotse eh. Mga ganun. Hindi naman totoo din yun. Amen? Amen. Kung tayo mag-i-invest, dito mismo, preaching of the word, eh kaso babae ako eh, pwede ka mag-soul winning, matanda na ako eh, pwede ka magturo ng mga bata. Kung sumusuporta ka sa church, ano yung sabihin nun? Kasama ka dun. Pag humayo yung pastor, kung sino man, ginagamit na blessing, kasama ka dun. Yun na dapat matutunan natin mga bata, bata pa ako eh. Kailangan ka dyan. Kailangan mo mag-aral ngayon, later, gagamitin ka ng Diyos. Amen. Pag hindi ka nag-aaral ngayon, hindi ka gagamitin. Gusto mo ba yun? Sino gusto mong gumamit sa'yo, Diyos ba? Napagamit ka ba yung Satanas? Gusto mong gamitin ka ni Satanas? Gusto mo? Gusto mo, ayaw mo? Peter, gusto mong gamitin ka sa Satanas? Stephen, gusto mong gamitin ka sa Satanas? Pia? Johan? Anong gagawin niyo, mga bata kayo? Umpisa pa lang, aralin niyo na to. Kasi nakita niyo na yun sa labas eh. Yung mga kulto, tapos kristyano daw sila, ginagamit ngayon sila na Satanas. Gusto niyo ba yun? Naintindihan niyo, ginagamit sila Satanas. Nag-replace sila ng kasinungalingan. Hindi niyo gustong mangyari sa inyo yun. Kaya dapat ang alamin niyo kung paano kung malalaman yung kalooban ng Diyos at paano. Muna, ano, what? What is the will of God? Alamin mo. Paano, yun yung medyo next step, mas mahirap. Maganda rin yung why. Bakit kailangan, importante, hindi mo pati sa langit yung mga tao pag hindi mo preach yan. Hindi, meron naman pastor eh, ilang ba nare-reach ko, di ba? Minsan nga, pag once a week lang tayo, this Wednesday, nakarami tayo. Hindi natin kaya lahat eh. The more, the merrier. Hindi, sa soul winning, the more din ang result. Parang sabi sa Bible, he that soweth sparingly shall reap sparingly. Konti lang tinanim mo, konti lang aniin mo. Paano pag nagtanim ka ng marami? Diba? So yun lang, preach the word of God in season out of season. So second year natin, yun ang gagawin natin. Hindi tayo mag-isawa. Amen? Amen. Paano pag isawa talaga ako eh? Alamin mo yung dahilan, yung importance nito. Gaano ba ka-importante, napaka-importante. Tsaka isa pa, hindi mo tayo puro preaching lang, di ba? Hindi tayo fellowship, may fun din na lang. Gabi naman kayo, hindi mo tayo isip din tayo ng fun. Victory. Yan, katuloy dyan, ha? Victory fellowship. Yan, so, tama yan. So, yan ang isipin nyo, ha? May quiz. Sige. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa salita, Panginoon. Napakalino naman. Again, especially, pwede nyo kami gamitin. The fact na kayo po involve nyo kami sa ministry. Hindi kami saling ket-ket, Panginoon. You can prepare. Matanda o bata. Especially, matanda, Panginoon. Ito yung panahon namin para mag-invest at gawin na kalooban. Mas mga bata, Panginoon, kalooban sa kanila. Mag-aaral, sumunod sa inyo. Mahalin kayo, mahalin salita nyo, ang church. At tanggapin nyo na dito sila, dito nanim, dito rin sila
na pagpapalain pa ng gagawin ng birthday natin. Lagi sa aming mga individual life, but especially sa aming mga sa church, at sa aming provision for the past 1 year, we pray for more blessing, but especially spiritual blessing na sa mga pagkakabitin namin. Hindi pa kami ng kayaman din sa salamat kami na hindi dito. So, we pray all the love. Lagi sa aming buhay, sa aming pagkakabitin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.